Magandang araw po mga kababayan, balik po sa Pinilang at Kabayan. Meron po tayo isang damak ng maganda inangag special para po sa ating pares. Meron po tayong sabaw ng baka na maraming taba. Siyempre may laman sa kataba po ito. Siyempre ang ating star, ang ating deep pares. Ayan, ganyan po yung gusto ko yun, pero masyadong malapot. Malambot na malambot po yan. At ang ating sweet and spicy longganisa. Tara, samahan po ninyo akong mag-review. Medyo maganda po ang panahon po ngayon. Bili po muna tayo ng karne. Gusto po makabili ng baka na medyo may taba. Umpisa na po talaga ang taksikon. Hindi na po ganun masyadong kalabi, pero mahaba na po ang araw. Pinapakuluan ko po muna itong baka na may konting tawa. Napakasarap po rin sa pare. Nag-design na rin po ako. At homemade longganisa. Lagi ko naman po ginagawa po itong skinless homemade longganisa. Simple naman po ang recipe. Ibabayad lang po ninyo sa toyo. Asukal na po lang. Wala asukal na po lang. Asukal maput. Asukal na maput lang. Hindi asukal na puti. Asin, paminta, gusto nyo pong lagyan ng atrete, mas maganda po yung kulay. Siyempre, bawang, depende po sa inyo. Ito po, instead na suka po nilagay ko, nilagay ko po lemon. Mas gusto ko po kasi minsan na lemon, mas malinamnam. Minsan lang po, pero mas gusto ko yung parang adobo style na longganisa. Pero, yeah, suka lang. Napakasarap. Ayan, yan po yung masarap sa longganisa, di ba? Yung medyo nasusunog po. Yung asukal. Baka bang yun. Ano na? Ayan! Sa pinaglutuan po ng longganisa, dyan na rin tayo magsasangag. Ito muna tayong bawang. Sinabi ko po muna yung bawang. Ito po, binati po yung na may konting asin. So, ito talaga yung special na sinabi ng loob. Ayan na po gagawin ko para madurog at mamuot. Dahan-dahanin ko lang po para sumama sa bawang. Ang style po nito, katamaran. Kamali po ko dati yung ako po yung itlog. Okay. Excuse me. Yan, halo na po natin yung bawang sa itlog para mag-isa po na maayos. Gusto ko sa itlog, itlog na durog. Para pag nilagay po natin yung sinangag. Buhag-hag. I mean yung kanin, panggalingin po natin buhag-hag. Lagyan na po natin ng kanin. Ang gagamitin ko po, basmati rice. Gusto ko po, gustong-gusto ko po yan. Sa sinangag, yung basmati rice. Buhag-hag kasi. Lagyan po tayo ng konting asin, konting paminta, totoong paminta. Lagyan po tayo ng toyo, thin soy sauce po ang gagawin. Ibig sabihin hindi po siya dark, light, hindi pala thin, light, kasi pag hindi na siya dumalag. Lagyan na po yun, para maganda po ang kulay ng ating sinahan. Lagyan po natin para duro at mabusa sa ilalim, ang umaayos sa ilalim. Ayan po, luto na po ang ating sinangag, di ba? Napakaganda po ng tsura, buhag-hag na buhag-hag. Ito yung gusto ko. Sarap sa pares nito. Ayan, sa pares naman po, nag-isa po ako ng bawang sa sibuyas.
gusto ko po talaga sa bawang sa asabuhay sa Paris, golden brown. Para mas masarap. Italagin natin yung sabaw. Mas lumalasa. Meron po ko dito yung ginayot na baw, na luya. Ito yung Laurel is Teresa. Ito po ginamit ko sa cheese shredder. Isa na po natin. Para mas malasa. Lagyan po tayo ng asukal. Asukal lang po din po gagamitin kasi wala ko namin yung asukal na pula. Ikakaramelize lang po natin yung asukal. Kayaan lang po natin. Kunin yung haluin. Kanyan lang po ikalad natin. Kasi yung liquid sa bawang sibuyas papasok mo sa asukal at magkakaramelize po yan. Ayan po, nakikita po ninyo. Magkakaramelize sa pesukal. Haluin na po natin. Napakasarap ulit yung ginawa kong Paris. Eh, pwede naman po sasabihin best Paris. Sabihin, ito po yung aking technique sa pagluluto. Lagyan po natin ang ating baka. Pinakulog po ng baka para mas malambot. Kapag lalagay lang po, dahan-dahan. Dahan-dahan po, kaya mag-react po yan sa kabaw. Lagay na po tayo ng toyo. Ayoko po nang masyadong maalat po sa Paris. Asin. Siyempre, titigman po yung, titigman niyo po lagi nululuto nyo. Maminta. Ayan. Ayan po, napakasarap, di ba? Lalagay na po natin ng cornstarch. Lalagay po kayo ng cornstarch. Tunawin po ninyo sa medyo malamig po na tubig para mas maganda para tuno na tuno. Kasi minsan pag maligam ko, minsan po namumuo, di ba? Malamig, okay din po. Sa medyo malamig, mas maganda para tuno na tuno. Naglagay po dahan-dahan. Halo-haloin po natin. Huwag niyo pong ito yung paghalo hanggang sa lumapot. Pag malapot na malapot, maglagay po kayo ng mainit ng sabaw yung pinakulong po yung baka. Pwede naman po sa inyo eh. Kung malapot ang gusto niyo o kung malabnaw. Ayan, okay na po sa akin to. Malapot ang baka ng bagya. Ayan! Luto na po ang ating Paris. Hindi po masyadong dinam yan, syempre. Ako lang po kasi kakain kasi mga finish po medyo natatamisan po sila. Ready na po. Yan. Kaya na po tayo. Mabuhay! Yan! Sana po ay safe po ang lahat. Maraming maraming salamat na po sa inyo. Oras niya sa pinilangalok. Bago pa tayo magsapasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na naman po sa lahat ng bagay. Lahat-lahat po ng biyaya, maringin po sa mga pambalit, mga pambalak, dahil lahat po biyaya sa mga pagsubukan po namin, mga kayaan po namin, na huwag ang bawat isa po ay lumaban po sa buhay. Maraming salamat po, sinusukan na po namin sa inyo lahat, sa kanan ni Jesus, amin. Ito lang po ito, upang ako. Di ba? Kaya po maraming niluto ngayon kasi mag-weekend. Mag-stand na rin po ako mag-impake ng mga bagahe. Yung mga kaibigan ko po, mahilig din po sila sa gantong sabaw eh. Sa akin sinangag. Paborito po nila yun. Gagano'n, nagluto rin po ako ng ibang putahe para po sa real finish food. Ito po excited na excited ako dito sa sinangag. Kasi buhagag na buhagag. Perfect. Po yung gusto ko. Napakabango, no? Lalo na sinag pag lumamig po. Gusto ko po sinag malamig tapos yung paksiw na bangus sa Pilipinas. Ano po na iniisip pa? Sarap na rin nasa harap. Umala tayo ng sabaw. Yan.
di ba? Halong panalo. Yun, yan gusto ko. Ito yung masarap, ano? May taba po yung baka. Maganda ng ganisa. Alam niyo po, pag gumawa po homemade ng ganisa, try niyo po pag aluto po ninyo, prito po ninyo na may ketchup. Sarap! Ang pang gusto ko sa Paris, ayoko na masyado matamis. Yung iba po, sa Paris, naglalagay ng ano, ng kinchay o celery. Ang sarap, ang tambot. Kaya kumuha na masyadong uminom ng orange juice po inumin pa natin. Gusto ko ma-enjoy yung aming masarap po natin. Nasa bang talaga ng baka na may taba mo. Amay, magtatapo ang ito. Masarap na sinangag. Ito pa yung perfect na sinangag na luto ko po sa buong kasaysayan ng pagmumukbang. Tinanong ko po isang kaibigan ko, tinanong ko ngayon kasi mamaya punta po sila dito kung pwede ko siyang tinanong kasi ito po pinapalaman po sa tinapay kasi pag malaman ng malaman, dinudurog niya po napalaman sa tinapay tapos nilalagyan ng mayonnaise kasi gusto niya po yan eh para iba kayo kasi natatamisan. Ganto ba naman ang alasal eh? Winner na winner. Kahit sinanog lang po kahit walang ulam, napakasarap. Excuse me. Magkakakimplak talang ganito. Diyan may upos kasi yung bawang eh. Pinang-pinang bawang drog. Para mas masarap.
Bukal kamay nilang buo. Baka. Lambot. Ito po yung gusto ko sa lagang baka. Wala pa po yung ano. Kapag may natira po yung lalaga ako, palalaga po ng repolyo. Di ba balansyo ko po dyan, pero hindi ko ibababa. Hinihiwalay ko po sa upos sa mga gulay. May crunch. Ito pong pares talaga sa isa sa pinaka comfort food po ng Pilipino sa panahon po ngayon. Sikat na sikat po ito sa buong Pilipinas. At yata sa ang kanto eh, makapupunta ninyo. Ito yung kasi na depende sa ano gusto nyo kainin, sinangag o plain rice tapos may sabaw. Ang limited sabon, napakasarap. Tayo po kasi mga Pinoy, mahilig tayo sa sabaw. Kahit mainit ang panahon. Alam niyo po, siyempre na start na rin po ngayon ng summer sa Pilipinas. Huwag po kayo masyadong conscious sa katawan po ninyo. Kasi ang sexiness, depende po yun sa tumitingin. Alam niyo po ang definition ng sexy? Sarap pekto sana. Bakal, saan dito, tapos huwag ka nag-add me eh. Napakalambot, napakalambot. Napakasarap talaga. Paano po bago tayo po, salamatan po muna natin ang Panginoon.
Panginoon, maraming maraming salamat sa napakasarap na biyaya. Sa aming pagpagising, sa aming pagtulog, sa aming pong nalalakap na hangin, sa lahat-lahat po ng inyo pong niliga. Naway, mas bigyan po ng bawat na papapalaga sa inyo pong niliga. Dadaan po nagagaling ang aming lahat ng pangailangan, Panginoon. Kaya po bahala pa sa amin, sinusukan na po namin sa inyo lahat sa kanila na susamit. Paano po, maraming maraming salamat na po sa inyo oras na ilan sa pinilang anak. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless at po lagi magandang araw. Laban lang!